Good morning everyone! Rise and shine! E-flex ko nga rin pala ang ating view mula sa ating tirahan. Ayan, yan po ay sa may bandang Suelo Village. Medyo makulimlim nga lang ang ating kalangitan ngayon, kaya malamig na naman ang weather. So ito na naman ang aking alagang siopaw. Ayan, pumatong na naman siya sa akin dahil giniginaw na naman siya. So, for today's video, samahan niyo po ako mga madam sa aking pupuntahan. Let's go! When we come down, yeah, we'll be dreaming safe and sound, better know why. A baby, that's all I got. When we come down, we'll be dreaming safe and sound. You better know why. Baby, that's all I got. Baby, that's all I got. At ayun na nga po mga madam, nagmotor po tayo na papuntang Inisan, kung saan po kami ay nagkakarwash. Konting kambot na lang at makakarating na tayo sa ating destination. Let's go, go, go! And to my surprise, ayan, wala pala yung ating isang boy. Kaya kami na lang dalawa ng aking kaibigan ang magkakawash ngayong araw. Diyos ko, mare, mapapalaban na naman tayo at dito. At ayan na nga, maya-maya pa'y may dumating na ating first customer of the day. Kaya samahan nyo ako mga madam at tutulungan ko kayo or magbibigay ako ng tips kung paano mag-car wash ng ating mga sasakyan. Pero bago po ang lahat, paalala ko lamang po na hindi po ako professional sa trabahong ito. Pwedeng-pwede naman po kayong mag-comment para sabay-sabay po tayong matuto at pag-aralan kung paano nga ba ang tamang paglilinis ng ating mga sasakyan. Is this the kind of sound that you wanna hear? Is this the kind of vibe that you wanna feel? 'Cause I'm the type of guy that you'll never fear. You could take a thing that come near. So tip number one, magsimula po tayo sa loob. Kaya tatanggalin po muna natin ang mga mattings. Pagkatanggal po ng mga mattings, syempre maglilinis na po tayo sa interior ng ating sasakyan. Gaya na lamang po ng pagpunas sa dashboard. And then, yung pag-vacuum mo para po mawala yung mga alikabok or yung mga dumi sa flooring naman ng ating mga sasakyan. Which is, yon ang ginagawa ng aking kaibigan sa kabila ata siya, kaya hindi po siya makita sa ating video. Tip number 2, dito naman po tayo sa exterior. So, una po nating binabasa mga madams ko ay yung sa lower part ng ating sasakyan. Especially sa may mga gulong kasi dun po talaga ang prone area na kadalasang nadudumihan. Kaya dun po muna tayo mag-focus para ma-wash out muna natin yung mga dumi before tayong mag-sabon-sabon. O diba? Sige, go girl, kaya mo yan. O diba parang true? Palakpak naman kayo dyan mga madam para naman ganahan tayong maghugas ng kotse everyday. So, pagkatapos ko na pong sabunin ang mga gulong dito banda, lilipat na po ako sa kabila at ganun din ang aking gagawin. At ayan na nga po, tapos na akong magsabon sa lower part ng sasakyan. Kaya naman, iwa-wash out na ng aking kaibigan ang buong katawan ng sasakyan mula sa taas hanggang sa baba. Habang ako naman po, ay ibabacuum ko itong mga mattings para sure na sure tayo na mawawala or matatanggal ang mga alikabok. Tip number 3. So ayan na nga, tapos na tayong magsabon sa lower part. Kaya ngayon naman, yung buong katawan naman ng kotse ang ating sasabunin. Siyempre, parang spaghetti lang yan. Magsisimula tayo sa taas, pababa ng pababa. Ah, diba? Natapos na nga akong mag-vacuum sa mga mattings. Kaya ayan,
Tinulungan ko na yung aking kaibigan para naman wala siyang masabi sa akin. O diba? Kami na nga lang kasing dalawa ang nagkaka-wash ngayon. Kaya super pagod at super sakit ng mga kapalan after tears. Ang gagamitin mo nga palang pang sabon sa mga kotse is pwede na kahit anong towel basta't malambot ito at hindi nakakagasgas sa mga bintana or sa kotse mo. Pwede din namang gumamit ng sponge, foam, or wash mitt sa pagsasabon. Ayan na nga po't natapos ang ating pagsasabon, kaya huhugasan ulit natin yung kotse ng malinis na tubig bago po natin punasan at patuyuin. Tip number 4, ito na po ang last na maishishare ko sa inyo. Sa pagpupunas naman po ng ating mga kotse, kailangan naman po natin ng chamois at saka microfiber na towel. So, ang tinatawag po nating chamois is yun po yung ginagamit natin pagkatapos mabanlawan ng ating sasakyan. Yung microfiber towel naman po ay gagamitin natin after ng chamois. Pero kailangan din po natin ng isa pa para sa final and separate na microfiber or any towel na pamunas natin para sa sidings. Kadalasan, hiwalay po yung ginagamit natin na towel para sa sidings kasi prone din po ang sidings or gilid ng mga pintuan ng sasakyan sa mga dumi. Kaya minsan kapag nagpupunas tayo, mas maigi po na i-separate natin yung towel na ginagamit natin sa pang sidings. Habang nagpupunas nga pala kami, biglang lumapit naman si sir at sabi niya, wag na daw naming i-dry yung kanyang kotse kasi nga daw umuulan daw sa kanyang pupuntahan. Siyempre, sayang nga naman ang aming effort na magpunas-punas at magtuwad-tuwad pa dyan. Diba? Kaya ayun na nga't binalik na namin ang mga gamit ni sir sa kanyang sasakyan kasi nga para kasing nagmamadali yung kanyang kachat. Diyos ko naman si sir, talaga ha? Oh my God, date! After nga ni sir at ayan, may sumunod ulit na ibang customer. At ayan, nagpatuloy ang aming paghuhugas, pagkukuskus at pagbrush ng mga kotse at motor. Ayan ang aking kaibigan na super sipag. O sige, sprayan mo ng mabuti. Ayan, sige. Kuskusin nyo naman para matuwa sila sir at bumalik ulit sila. Eto nga po pala si sir na naka-pink. Ayan, nakatalikod. Siya nga po pala yung may-ari ng kotse ng Mazda. So, ayan, nakatalikod siya at hindi nakita sa video yung pag-abot niya sa akin ng bayad. Shout out nga pala sa'yo sir, thank you so much sa patip mo na 50 pesos. At ang saya ko naman nung binigyan kami ng tip kasi syempre, it's a sign na na-appreciate nila yung paglinis namin ng mga sasakyan. O diba? Oh, nakita niyo yun? Ang saya-saya ko pero pasimple lang yan. Maybe I'm caught up in the thing that you know I like. Ito namang kaibigan ko. Habang nagpapahinga kami, sabi ko takpan niya yung nipples niya kasi baka giniginaw. Eh sa lamig nga naman dito sa Baguio. At ayan na nga, hindi pa kami nakapagpahinga ng husto at may dumating ulit na customer. So ayan, hindi talaga kami makapagpapahinga kasi wala nga yung isang boy. Kaya ano pa bang magagawa natin? Manso-manso manan At dito na nga po magtatapos ang ating video mga madam. Maraming salamat po sa mga nanood. I hope na meron po akong na-share at meron din kayong natutunan kahit konti sa ating video ngayon. Huwag na rin po ninyong kalimutang mag-like, follow, and subscribe sa ating account. Ayan. See you next time ulit mga madam. Bye-bye! I'm all about the look that you're giving me. I'm all about the dance, but you're letting free. Well, I'm all about the sweet.
Maybe I'm caught up in the thing that you know I like.